16 sa Bayshore Avenue, Pasay City, kitang mabagal ang takbo ng isang van at akmang liliko. Pero bigla itong humarurot diretso sa bangketa. Dito na nasa pole ng van ang dalawang siklistang sina Jericho Aguila at Chan Pablo Santos. Binangga o dare-darecho mga nakatambay o. Naiwang nakahandusay sa kalsada ang isa sa mga biktima. Uy, may tao po sa ilalim o. Habang ang kanyang kasama, duguan at pumailalim pa sa van. Dead on the spot si John Pablo habang sa ospital naman binawian ang buhay si Jericho. Nakausap pa raw ni Aling Narcisa ang bumangga sa kanyang anak na halos kaedad lang ni Jericho. Umiiyak siya, humihingi siya sa akin ng tawad. Patawarin ko daw siya, di naman daw niya ginusto, di niya kasalanan. Oo, sige, sabi ko, nandun na tayo, hindi mo kasalanan, hindi mo ginusto. Sige, pinapatawad kita, madaling magpatawad, pero may batas tayo. Pero ang kaibigan nilang nakaligtas sa insidente, galit pa rin ang nararamdaman hanggang ngayon. Ang buti mo nang lahat ng dalawang yun. Ano nga sila nang yung dalawang yun? Nananimik lang po kami. Nadamay pa sila. Nakulong na ang 19 anyos na driver na si Clark Magdales Alasaga. Napag-alamang walang lisensya at nakainom pa ang driver. Tumanggi ng humarap sa kamera si Alasaga. Pero kwento niya, nang nasa MOA area na sila, siya raw ang pinagmaneho ng kasamang kaibigan kahit wala siyang lisensya. Sa ngayon, inihahanda na ng Pasay Police ang 2 counts of homicide laban kay Alasaga. Nagdaos naman ng vigil para sa mga biktima ang grupo ng mga bikers sa lugar ng insidente. Panawagan nila respeto mula sa mga motorista para hindi na maulit ang ganitong disgrasya. John Paulo Santos and Jericho Aguilar were only taking a break on the sidewalk when a white van hit them. Their fellow cyclists offered prayers and flowers, lit candles, and wrote messages on dry fit shirts. Our fellow bikers, Jolie and Echo, kasama natin araw-araw pag-ikot dito. Pero dahil sa kapabayaan ng isang tao, nawala ang buhay nilang dalawa sa hindi inaasahan. Kami, nagalit talaga kami. Nalungkot. Lalo na ako, pwedeng isa ako nun eh. Kaya lang, siguro I was lucky na hindi ko pa siguro din araw. Alright. Yes, morning. So, it's a Saturday. Jogging muna tayo. Papuntang MOA at bibisitahin natin yung area na may namatay ng dalawang bata at mag-offer na rin tayo ng prayers para sa kanila. So, let's samahan nyo ako, guys. So, this morning, guys. Arats, ngayon sa MOA. Makikiramay tayo ngayon dun sa dalawang namatay noong Wednesday sa aksidente sa MOA na umano'y sinagasaan sila ng van. At dalawa ang namatay sa aksidente yun. So, ito ay nangyari nung March 16, guys. Umaga. So, most probably, mga nag-exercise ng mga kabataan to sa MOA. Dahil yun ang bike area everyday para mag-exercise. So, yung dalawang yung batang yun ay si na John Paulo Santos na taga Mandaluyong, 22 years old, at si ito yung isa, medyo nahihirapan tayo mag-research ng pangalan dahil ayaw ng pamilya magpa-unlock na mga interviews. So, ngayon, pupunta tayo
sa area kung saan sila namatay para mag-offer ng prayer sa co-bikers natin. Alright, so arats guys. This morning guys, dito tayo ngayon sa Kandaan Ridge approaching Malanyang. So may mga magaganda silang artwork dito ngayon nakalagay. Ayan, tulad yan, si Rizal. So apat yan, dulo-dulo, yung dalawa. So yan ang mga improvements ng Maynila. So during the time ngayon ni Yorme Isko. So balik tayo dun sa pinag-uusapan ngayong aksidente sa MOA. Yung dalawang bata pala ay nasagasaan na isang van, white Toyota Hiace, na minamaneho ng batang si Clark Malasagan, na ang edad ay 19 years old at walang lisensya. So nakainom siya allegedly at galing silang Laguna sa inuman at pauwi na at dumaan sila sa MOA. Ewan ko bakit nandun silang daan para humaliba o yumutor, hindi ko alam. Pero maraming mali sa ginawa niya. Samot sari ang mga komento. So sinasabi ng iba na nakainom. Siyempre mali naman yun. Na-drive ka, iinom ka. So siyempre lahat tayo, baka may iba na ginagawa yun, pero kaya nilang imaneho mga sarili nila. Secondly, mas matindi to, walang lisensya. At kung sino man ang may-ari ng van na yon, bakit mo pinahiram? Ayan ang problema sa pagpapahiram, pagtitiwala ng iyong mga gamit sa isang hindi otorisadong tao. Kaya ngayon, patong-patong ang kaso niya. Siyempre, bata pa yan, college lang rin yan. Ngayon, nakakulong daw siya sa hawak siya ng mga kapulisan natin. Na-detain siya. Ang mga magulang, based sa news, nung isa na nagpaulak ng mga interviews, humingi raw ng tawad tong batang to, yung nakabangga. At ang nanay ay pinatawad naman yung batang nakabangga. Siguro naramdaman niya yung sinsiridad ng paghingi ng tawad. Balit, sabi ng nanay, kahit pinapatawad na kita, may batas na magsasabi kung anong kahatulan mo. So ayon ang estado ng kaso ngayon. So fresh pa siya, 3 days ago Wednesday. So yan ang mga update sa news. Alright, so arats, samahan nyo ako magjog pa mga idols. Guys, ay mga kapulisan. Bakit boss? Pinat lang. Dalawang tumakbo eh. Ha? Tapos tumakbo. Tumakbo, tinakbo.
So guys, oh, similar case nung nangyari sa MOA. Tumakbo yung sasakyan, may nabangga sila. Ngayon, hinabol ng kapulisan. Buti, kalatang mga pulis sa Maynila. Thanks to our mayor, Jorme. Kaya sa mga kamag-anak kong magagalit sa akin na hindi ako magleleni at BBM, kanya-kanya naman tayo ng mga pananaw. Minsan nga, nagkakawasakan na ng pamilya dahil sa presidente. Pero, lahat tayo, may karapatang mamili. Umili. Bigay niyo yun sa bawat isa. Alright? So, bahala na mga pulis dun. Dun tayo sa pupuntaan natin to offer prayers for the soul of the two victims. Alright? So, arats guys. So, this morning guys. Nandito tayo ngayon sa Malate area. Approaching ng Land Bank head office. So, oops. Dito tayo ngayon sa Land Bank head office, Malate. So, shout out sa mga friends natin from UCPB na nandito na. Esa Balingbing, Merjo Ibeha, baba, Luigi, The Killer, Sir Jimmy, Sir Leo, at marami pang iba. So shoutout sa inyo guys, galingan nyo. Mauuna na ako sa inyo guys. At galingan nyo sa next civil service exam. Kaya niyan guys. Seaside, Dolomite area. Buko muna tayo. Kuya, morning, 20. Paano ako wala? Dito ka na ulit, di na doon. Opo, sir. Mga balik na, ha? Tatang buro dito, guys, eh. Nakapin si kuya, mano. Sinara yan. So ngayon lumipat siya dun sa may bike shop dun. Kaya kakilala kami. Ay, kakilala ko lang siya. Sarap ng buko niyan. Punong-puno ng yelo. Malasa. 20, malaki. 10. Hindi ko sure kung may 5. Pero tingin ko mayroon. Yan ang mga bikers. Sa ate, oh. Banda na natin. Ba't kaya nila sinara to guys? Na nyo, diba? Sarap sana umupo dyan. Ano kayang plano nila? So, ubusin lang natin tong buko. Jog na tayo ulit. Samahan nyo ako. Dito natin pinark yung ating yate. So, yan. Makakita nyo.
So, tapos ito yung pinapagawa kong beach muna. Hinold muna natin yung pagpapagawa ng beach natin. Para katabi niya mismo yung yate natin, guys. So, yan. Kita niyo ba? So, so, ito tayo, guys, sa CCP. Makita niyo yung mga yate dyan. Mga park. May mga nagsifishing sa side. May nahuhuli naman daw sila. Yan, konti mga tambay. Restos. Hindi na mainit dito, guys. Oo, sa side nito ng CCP. Maganda ng mga yate, oh. Guys, yes, morning. So mga ka-rats, konting background pa dun sa dalawang nabangga. So sina Jericho Aguilar at John Paulo Santos ay parehas na estudyante ng Don Bosco. So college na sila, guys. At ang course, ang mga course na tinitake nila ay si Jericho ay mechanical engineering at si John Paulo ay aircraft maintenance. So may mga pangarap sa buhay, kaso trahedyang dumating at sa isang iglap ganun na nangyari. So malapit na tayo, guys. Alay ko, namumulikat na ako, guys. Balik ako sa inyo, mga karats. Approaching na tayo dun sa lugar kung saan naganap ang aksidente. Guys, so, nasa dyan bumangga.
Pabalik pa tayo, right? So, arats guys.